guys, welcome back to my channel. So ngayon ay magluluto tayo ng simple cordon bleu. Ayan na po ang ating fish product. So ito guys, ito po ang ating ilalagay sa ating cordon bleu. So meron tayong ham and sliced cheese. And then yung ating karne po ay namarinate na po ng, nilagyan po natin siya ng asin, paminta, garlic powder, at konting magic syrup po. Pampalasa lang. Kunting-kunti lang po. Yan po ay, guys, yan po ay simpleng ano lang, menu. Pwede nyong ilagay kung ano yung gusto nyong ilagay na mga herbs or kung ano man yung gusto nyong nafe-feel nyong ilagay, pwede po siya. Yung sukat po is depende rin po sa inyo. Kasi sa akin po is tansya lang. Depende po kasi sa grams yan. So ayan guys, after yung i-marinate, aside nyo muna siya, lagay nyo sa fridge ng mga about 30 minutes. Then ayan, after nyo siyang ilagay sa fridge ng ilang minuto, yan, ready na po siya para sa ating packing. Yan po, dinivide ko po siya into 3. Yung isang ano po, yung isang ganyan, pwede na po ang mag-share ang dalawang tao. Yan po guys. And then, i-flatten nyo po siya, ganyan. Ganyan lang po guys. And, yan, flat nyo po siya. Make sure na walang ano, walang even yung pagkakakalat nyo ng karne. Para kapag pinrito nyo siya, hindi po maglalagas yung ano, yung kanyang cheese sa loob. Then, sunod po is ilagay na natin ang ating ham. And the sliced cheese. Lagyan ko pa sana ito guys ng ano, yung parang herbs na fresh. Kaso lang, favorite ito ng bata. At yung bata, alam nyo na, hindi mahilig sa mga herbs at saka mga gulay-gulay. Kaya, yan lang po. Pero mas maganda ito kung lagyan mo siya ng kung anong mga leaves na nandyan. Yung manipis na sa Japanese, yung itawag ko, nakalimutan ko anong tawag. Pwede naman ilagay kahit anong nafe-feel yung ilagay sa loob. Pang padagdag lasa po. Ito, nilagyan ko po pala siya ng paprika. Para may kunting, ano, ang-ang-ang-ang-ang ng konti. Make sure lang po na ano, maganda yung pagkakaano niya. Tsaka yung siya i-roll. Yan, pwede na po roll. Thank you.
So ito naman guys, ang ating para sa gravy or kanyang sauce. Yan, mayroon tayong paminta, water and garlic powder, butter, flour, tsaka beef cube. Yan, syempre, meron tayong isang maliit na kaldero. Yan po guys, painitin muna natin. Then, lagay natin yung butter. Tayo muna natin siyang matunaw. And then, yan, halo-halo lang. Kunting maliit lang na apoy. Mahina lang, I mean. Para hindi po madaling ma-burn yung butter. Tapos, lagay na natin ang flour. Harina. Haluhaluin lang po siya hanggang sa ma-melt. Then, water. Dipindi lang po kung ang water kung ilang piraso din na orange blue yung nagawa nyo. Ito, konti lang kasi tatlong rolyo lang yung nagawa ko. So, and then, kalahating beef cube. Bago natin ihulog is isa-pisain na natin kasi pag ilagay mo yan ng buo, mahirap na siya niyan. Magbubuo-buo siya. Wala ng konting tubig kasi lalapot pa yan dahil dun sa flour na nilagay natin. Then, lagyan nyo din siya ng cheese or milk ayon sa inyong panlasa. Tsaka yan, chili flakes kasi gusto ng alaga ko ng chicken powder pala yan. Tsaka nilagyan ko rin siya ng chili flakes. Tsaka paminta guys. Hindi ko na po siya nilagyan ng asin kasi yung beef cube po is malasa na. Then ito guys, ang ating ipangroll doon sa doon na ating ginawa. Meron tayong breadcrumbs. And yung breadcrumbs pala guys, naubusan ako kaya ang ginawa ko is nag-toast ako ng bread and then giniling ko siya using my hands. And guys, habang piniprepare ko siya, nire-reheat ko na po yung kawali. Initin natin. Meron din po tayong egg and then flour. Ayan na guys. Rito na. Mirror po natin siya sa flour and then sa egg and then sa breadcrumbs. Medyo maliit yung aking kawali kasi ang sunod dito ay sobrang laki naman. So, makasaya sa mantika. Kaya yan, tinagkasya ko na lang. Tatlo yung nagawa ko guys. So, dalawa lang muna kasi hindi nakasya. Tayin natin siya hanggang sa maluto sa ilalim. Make sure naluto rin yung ilalim. Bali, mahina lang yung apoy, medium heat, para hindi mabigla, hindi ma-burn yung outer niya. Yan na ang ating isang finished product. Yan, yung cheese at saka yung home nag-melt yung cheese po. Yan, ilagay na natin ang gravy. Yung puti-puti guys, nilagyan ko po siya ng shredded cheese.
para may konting lasa. Yan guys, ready na!